Kumusta mga bata? Halina't samahan ako sa isang makabuluhang pag-aaral sa asignaturang edukasyong pangkatawan. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo ng ikatlong markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa payak o simpleng ehersisyo. Sa pagtatapos ng araling ito, kayo ay inaasahan na nakikibahagi sa mga pisikal na aktibidad na magpapaunlad ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa ibang tao. May mga pisikal na gawain o mga larong maaaring gawin mo o laruin ng mag-isa. Dito ay napapaunlad natin ang sarili nating mga talento at kahusayan sa sarili natin. Sa mga ganitong laro ay wala tayong ibang aasahan kundi ang sarili natin. Maraming laro na ganito ang paraan ng pagsasagawa. Nakikipaglaban tayo sa ibang tao ng mag-isa o bilang isang may mga gawain naman o laro na isinasagawa ng maramihan. Nakakakuha tayo rito ng tulong sa ibang tao at natututuhan din nating kumilos at maisagawa ang mga bagay-bagay ng may mga kasama. Natututuhan natin ang kooperasyon at pakikihalubilo sa ibang mga tao. Kabilang sa mga ganitong klase ng gawain ay ang mga laro na ginagawa ng may kapareha. Sa araling ito ay matututuhan mo na makibahagi sa mga pisikal na aktibidad na magpapaunlad ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa ibang tao. May mga aktibidad o laro na may kapareha upang manalo o maisagawa ang layunin ng gawain. Kinakailangan na magkasundo at magkaisa ang inyong mga kilos upang manalo. Halimbawa sa mga ganitong aktibidad ay ang mga larong may kapareha. Ito ay ilang gawain, aktibidad o laro na mayroong kang kapareha upang maisagawa ang layunin. Katulad ng patintero na kung saan ay mayroon kang mga kasama. Hindi lang kapareha upang maisagawa ang mga layunin ng laro. Kung hindi magtutulungan ang mga kalahok, sa larong ito ay hindi maisasagawa ng tama na maharangan at mataya ang kabilang koponan. Bago mo alamin ang iba't ibang gawain o larong magkapareha, ay dapat gawin muna natin ang mga warm-up na ehersisyo. Gawin ang mga ito ng may kasama o kapareha. Maaari mong imbitahan ang iyong magulang o kung sino mang nakatatanda ang pwede. Ang sapuhang bola. Kailangan gumamit dito ng bola o kung wala ay maaaring gumamit ng ibang bagay na kaya mong ibato at sapuhin tulad ng unan, binilog ng mga papel at iba pa. Ang gagawin lamang ay ipasa sa iyong kapareha ang bola o kung anumang gamit ang gagamitin para sa gawain. Sasaluhin ito ng iyong kapareha at ipapasa niya din ito pabalik sa iyo. Gawin ito ng paulit-ulit. Bilangin kung ilan ang magagawa ninyo sa loob ng isang minuto. Ang pagbanat ng mga hita. Ito ay maaaring gawin ng may kasama para sa mas maayos na balanse. Ilagay ang kanang kamay sa balikat ng kapareha. Pagkatapos ay hawakan ang iyong kaliwang paa at itupi ang iyong kaliwang paa patalikod papunta sa iyong likod. Mas malapit sa may likod ay mas maganda at mas maayos. Gawin ito sa loob ng 8 segundo. Matapos itong gawin sa kaliwang paa, ay gawin naman ito sa kabila. Gawin ang parehong gawain sa kanang paa habang ang kaliwang kamay naman ang nakalagay sa balikat ng iyong kapareha. Ang Figure 8 Ball Passes. Sa pagkakataong ito ay kinakailangan niyong gumamit ng maliit na bola. Kung wala ay maaaring gumamit ng ibang bagay tulad ng binilog na mga papel o mga damit na maaaring kumatawan bilang bola. Tumayo sa tabi ng iyong kapareha. Iabot ang bola sa iyong kapareha, pagkatapos ay iikot niya ang bola sa likod patungo sa harap ng kanyang katawan.
Matapos ito ay iaabot niya sa iyo ang bola at ikaw naman ang gagawa ng naturang kilos. Gawin muna ito ng mabagal sa loob ng 1 minuto. Matapos nito ay gawin na ng mabilis sa naunang ginawa sa loob din ng 1 minuto. Ito ay isinasagawa na animoy gumagawa kayong 2 ng bilang 8 gamit ang bola at ang inyong katawan. Para sa unang gawain sa pagkatuto, gawin ang mga warm-up na ehersisyo na nasa aralin. Maaari kang humingi ng tulong sa mga mas nakakatanda na kasama mo sa bahay. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa isang malinis na sagutang papel. Narito ang mga katanungan. Una, alin sa mga ehersisyong gawain ang pinakamadali mong isinagawa? Ikalawa, alin sa mga ehersisyong gawain ang pinakamahirap mong isinagawa? Ikatlo, paano mo at ng iyong kasama na isagawa ng wasto ang mga gawain? Para naman sa ikalawang gawain sa pagkatuto, iguhit ang iyong paboritong ehersisyo na gawin. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang sagot sa isang malinis na sagutang papel. Una, anong ehersisyong gawain ang iyong iginuhit? Ikalawa, paano isinasagawa ang ehersisyong ito? Ikatlo, paano ito makakatulong upang mapanatiling malusog at maayos ang iyong pangangatawan? Para sa ating ikatlong gawain sa pagkatuto, lagyan ng check ang hanay na may nakangiting mukha kung naisagawa ng wasto ang gawain. Lagyan ng check ang malungkot na mukha kung hindi ito naisagawa ng wasto. Una, sapuhan ng bola. Ikalawa, pagbanat ng mga hita. Ikatlo, figure 8 ball passes. Para sa ika-4 na gawain sa pagkatuto, gumawa ng sariling routine o gawain na makagagamit ka ng isang bagay na maaari mong gamitin upang maisagawa ang 1 kilos na tulad ng ginawa sa aralin. Siguraduhin na maisasagawa ang routine na ito na may kapareha. Iguhit ang iyong naisip na gawain at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na sagutang papel. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang itatawag mo sa gawain o rutina na ito? Ikalawa, ano ang mga hakbang sa pagsasagawa ng rutina na ito? Para sa ikalimang gawain sa pagkatuto, sagutin ang tanong sa ibaba at isulat ang iyong sagot sa isang malinis na sagutang papel. Ano ang pinagkaiba ng mga kilos na naisasagawa ng mag-isa sa mga kilos na isinasagawa ng may kasama? Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Ang iba't ibang larong Pinoy ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon matutuhan na sa ibang tao at magkaroon tayo ng na. Narito ang mga pagpipilian sa loob ng kahon. Pangangatawan, malusog, makisama. Hanggang sa muli mga bata, paalam!